What's up mga ka-Wildy Boy? Isa ka bang skilled worker in the Philippines or ikaw isang skilled worker sa ibang panig ng mundo at ikaw ay nangangarap makapagtrabaho sa bansang Canada pero nahihirapan ka mag-apply dahil sa edad? Meron akong ibabagi sa inyong opportunity or idea kung saan maaari kayo makapag-apply. Kinakailangan nyo lamang maging eligible. Unawain ninyo ang video na ito mga kabayan dahil maaaring magkaroon kayo ng chance na makarating at makapagtrabaho dito sa Canada, specifically sa province ng Prince Edward Island mga ka-Wildy Boy. Kaya kung interesado kayo, panoorin nyo ang video na ito hanggang sa huli. Siyempre kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy of W, na aking na-upload. Okay mga ka-Wildy Boy, gamit ang inyong cellphone or laptop bang gamit mo, iPad or tablet, go to Google and then i-type nyo, skilled workers in Prince Edward Island. Then lalabas dyan mga kabayan, Government of Prince Edward Island, may nakalagay, skilled workers in PEI. So, i-click nyo ito mga ka-Wildy Boy. So, nakalagay dito mga kabayan, skilled workers in PEI or skilled workers in Prince Edward Island. Diretso na agad tayo sa baba mga kabayan, am I eligible? So, basahin ninyo mabuti ito mga kabayan, to be eligible to apply for the PEI skilled worker stream, you must have a full-time, non-seasonal, permanent or minimum of 2 years job offer from a PEI employer in a high-skilled occupation defined by the Training, Education, Experience, and Responsibility Classification System as Tier Category 0, 1, 2, 3, hanggang 5 to mga kabayan. So, kinakailangan nyo lamang i-click yan. Then, nakalagay din dito, have at least 2 years of full-time work experience in the past 5 years. Have a valid work permit to be working in Canada. Have a legal status in country of residence. Have successfully completed a post-secondary degree or diploma minimum of 2-year program. Be between the ages of 18 to 59 years old, mga ka-Wildy Boy. So, malinaw na malinaw dyan. Up to 59 years old, mga ka-Wildy Boy, as long as kayo is skilled workers. And then, nakalagay din dito, have sufficient English and or French language ability to perform the job offered. Language ability can be verified by one of the following. So, ito ay IELTS, mga kabayan, na IELTS or CELPIP, mga ka-Wildy Boy. So, meron silang required score, Canadian language benchmark of 4. Kung CELPIP ang inyong kukunin, pero kung IELTS mga ka-Wildy Boy, speaking 4, writing 4, listening 4.5, at reading 3.5. So nakalagay dito mga ka-Wildy Boy, have sufficient financial resources for the applicant and family to pay all immigration costs, including travel expenses to be able to establish in Prince Edward Island. So meron dito tinatawag na proof of funds mga ka-Wildy Boy. Pero hindi nyo dapat panginayangan yan dahil kapag kayo ay naging eligible or naaprubahan lahat, pwedeng-pwede na kayo maging permanent resident mga kabayan sa Prince Edward Island. And then, demonstrate a genuine intention to settle in PEI or magpapakita kayo ng interest ninyo na talagang gusto nyong magtrabaho at manatili sa bansang Canada, specifically sa Prince Edward Island. Then nakalagay dyan, how do I apply? If you meet the eligibility criteria listed above, you must first read Workforce Application Guide. So, i-click niyang Workforce Application Guide. Then you or your representative must create a profile in the Prince Edward Island Expression of Interest System. So basahin ninyo mabuti at unawain yung mga nakalagay dito mga kabayan na para kayo ay maging eligible. To create a profile, you will be asked to provide a valid email address and identification information including your passport details once your account has been verified. You will be able to proceed to complete your profile. Applicants can only have one active profile at any one time. Nakalagay dito mga ka-Wildy Boy, do I have to pay a fee? There is no fee to create an expression of interest profile. If you are selected to apply for nomination by PEI, there is a non-refundable fee of $300. So ito yung tinatawag na processing fee mga kabayan na once kayo ay manominate na. Pero hindi nyo dapat panginayangan yan dahil ito ay processing fee para kayo ay makarating at makapagtrabaho sa Prince Edward Island. So nakalagay dito, what forms do I need to fill out? I-click nyo lamang yan mga kabayan na yung mga link dyan. And then, do I have to use an immigration consultant or a lawyer? Pwede, pero dapat sila ay registered with the College of Immigration and Citizenship Consultants. And then, my work permit is expiring soon. What can I do? So, ito yung just in case meron na kayong application and then yung mga scenario. Pinapaliwanag nila dyan mga kabayan kung paano ma-resolve yan. And then, what happens after I am nominated? After you received a nomination, you are responsible for submitting your application for permanent residency to IRCC or Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Along with your nomination certificate, IRCC will then assess your application for admissibility factors. So you can check processing times at IRCC
on their website. At nakalagay dito mga Kawili Boy, if there are changes in your circumstances, such as family status, employment, contact information, etc., you must notify the Office of Immigration immediately. You are required to work with one employer until you receive permanent residency status. If any changes occur after nomination, you must notify the Office of Immigration and IRCC immediately. So yun mga Kawili Boy, ayop na unawaan niyo kung ano yung nilalaman ng video na ito. Ah. So, sinasabi lang dito na pwedeng-pwede mag-apply yung mga skilled workers na may edad 18 years old up to 59 years old mga kabayan. As long as pasok kayo sa mga eligibility requirements, IELTS or CELPIP, meron yung mga required scores. And then dapat meron din kayong proof of funds, ikaw at ang iyong mga family members. And then dapat ang education mo, at least high school graduate ka. And then dapat yung iyong experience, minimum of 2 years mga kabayan. So, kinakailangan nyo lamang unawain mga Kawili Boy kung ano yung nakapaloob dito sa programa ng Prince Edward Island. So, yun mga Kawili Boy, I hope nakatulong sa inyong video na ito, lalong-lalo na sa mga kababayan kong skilled workers in the Philippines or saan mang panig na mundo na nahihirapan mag-apply dahil sa edad. So, isa lamang ito sa mga options na maaaring ninyong gawin. Kinakailangan nyo lamang unawain kung ano yung nakapaloob dito sa programa ng Prince Edward Island. At you'll never know, maaari kayong mapili. Kung kayo yung maging eligible applicant, maaari kayong maging permanent resident mga kabayan, at maaari kayong mag-settle dito sa Canada, specifically sa province ng Prince Edward Island. So ganoon lang mga Kawili Boy, tandaan nyo mabuti. Kung meron kayong pangarap, kinakailangan nyo kumilos at gagawa kayo ng paraan. Ang opportunity, kinakailangan ginikilusan yan, pinagpaplanuhan yan mga kabayan. Hindi tayo dapat nangangarap lang, kinakailangan din nating sabayan ng kilos. So yun, kung sakasakaling nagustuhan ninyo ang video na ito at katulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities. Boy FW, pakishare na rin ang video na ito para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Ingat palagi dyan sa Pilipinas. See you in my next video. Bye bye mga Kawili Boy.